di ba na talaga ang panahon na yun, Ted? Kumbaga sa bagyo, di ba? Yung bagyo, hindi mo na masasabi kung lalakas ba, ihina, uurong, inihis, o pagsa landfall, hindi ba? Hindi mo masasabi. Ganon din po sa krimen ngayon. Kumidlat-bigla. Kumidlat-bigla. Iba. Ibang klaseng bagyo ito. Parang itong krimen, parang din, meron parang din. Parang nagagalit ka sa atin ang langit. Parang climate change din ang effect. Oo nga, ganon din. Paiba. So, ibig ko sabihin, pagrabi na pagrabi, kailangan talaga nag-a-adjust ang tao. Kung magpapahuli ka sa balita at saka sa impormasyon, hindi mo malalaman na ganun na pala kagrabi ngayon. Kaya meron akong apat, pwede ba? Okay lang, apat lang ang ibibigay ko na payo, no? Mm-hmm. Yung katulong at driver, kailangan may NBI clearance yan. At alam mo kung saan nakatira, mm-hmm, kung saan sila hahanapin. Kasi kung sakasakali ikaw ay mapagdiskitahan, hindi ba na masasamang loob, inside job, yun ang iyong pwede mo. Alam nila dapat na alam mo kung paano sila hahabulin. Kapo na muna picture. Picture. May file ka ng picture. Ang importante. Yung kasambahay, driver, o mga tao kung mga ready ka sa bahay. Exactly. Number two, huwag magtatago ng mga valuable sa loob ng bahay kasi kapag nalaman niya ng ibang tao, meron talagang silang motibo para pasukin ang bahay mo. Number three, kung ikaw ay nasa gated subdivision, maging aktibo sa homeowners association. Pwede nang pag-usapan ngayon after what happened to Talayan, siguro pwede nang magkaroon ng mas matinding seguridad sa gate pa lamang dahil binabayaran niya ng homeowners association. At pang-apat, ilak naman ang pinto. Hindi ba? Kasi kung minsan, akala natin kapag tanghaling tapat, hindi ba? Nakabukas ang mga gate, nakabukas ang mga, hindi nakalak ang mga pinto, dahil akala nila, broad daylight, hindi ka papasukin. Sa akin naman ano, Hapart, napapansin ko mga kaibigan, may po mga panahong ito, no? Sabi nga ni Mang Tessie, mahal ang presyo ng bigas, bilihin, etc. Para magang, may mga tao po na takot magutom. Sa takot magutom, ang ginagawa ay pumapatay ng tao para makakuha po ng pambili ng pagkain. Napapansin ko mga kapamilya, ngayon po mga panahong ito, ang mga tao takot sa mga bagay na material, pero parang walang takot sa Diyos. Diba, nakita mo partner ha, sa Talayan, nilakawan mo na, sinaksak mo pa, pinako mo pa yung kamay, susunugin mo pa. Eh feeling ko nga dyan, may droga kasama dyan. Sa RCBC, Diba, nilakawan mo na, babarilin mo pa. Tapos mo nang punin mga kaibigan ng pera. Hindi ko talaga maintindihan. Diba, parang may mga panahon ito mga kaibigan, sadya po talagang may mga tao na ho na wala na ho talagang takot, no? Takot sa mga bagay na material. Pero yung takot sa dakilang lumig ka, parang... Naku, huwag mo nang isipin yan. We have a crisis. Sa ating sarili mga konsensya. Wala na yan. Pagkagutom ang tao, hindi na nakakapagdasal yan. Nakakalimutan na ang lahat. Kaya kung hindi ninyo kayang kumuha ng security guard, na baka yan pang manloob sa inyo, tumawag na lang kayo ng 117. Ito. Bilis mo rin ng effects mo ha. Meron ka ng props kagad dyan. Hindi. O, nakita mo pa. Tatawag tayo sa 117. Alamin po natin. Subok mo ulit. Eh kung nandiyan may magdanakaw sa pinto mo, 117 ulit. 117. Oh. Hello? Nagbayad ka na ba ng telepono? Bakit naputulan na tayo? Hello? Hello? Nandiyan ba ako, Dai? Wala ako. Habang kinakausap po ni Ted ang kanyang sarili dahil hindi sumasagot sa 117,